PBBM tiniyak ang commitment ng pamahalaan sa disaster resilience ng Pilipinas. Kasabay ng 10 taon ng paglandfall ng Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas noong November 8, 2013, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad sa Handa Pilipinas Visayas Leg. Dito tiniyak ng Pangulo ang commitment ng administrasyon niyang isulok ang disaster resilience ng Pilipinas. Totoo nga bang handa na ang Pilipinas sakaling may dumating ulit na kalamidad? Tara, alamin natin. For 13 consecutive years, nangunguna ang Pilipinas bilang most at-risk country ayon sa World Risk Index. Kabilang dito ang latest 2023 World Risk Index na inilabas kamakailan lang. Bahagi ang Handa Pilipinas Innovations in Disaster Risk Reduction and Management Exposition sa pagsisikap ng Administrasyong Marcos na ipakita ang iba't ibang disaster risk reduction and management initiatives ng pamahalaan. Isa itong taong ng event na pinangangasiwaan ng Department of Science and Technology o DOST na may layong paitingin ang public awareness. Ngayong 2023, isinagawa ang Luzon Leg ng nasabing event sa World Trade Center Pasay City mula July 27 to 29, kasabay ng selebrasyon ng National Resilience Month. Nitong November 8 naman, inilunsad ang Visayas Leg na pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos sa Tacloban City. Tampok sa 3-day event, pagtatalakay ng mga eksperto at resource speakers ang disaster risk reduction and management technologies na dinevelop ng DOST. Kabilang sa mga teknolohiyang itinampok sa event ang mga sumusunod: mobile command post, tri-aging trailer tent, collapsible toilet bowl, upgraded emergency disinfection system, fire blanket, unsinkable portaboat, water ambulance. Samantala, pinangunahan naman ng PAGASA ang pag-enhance sa early warning system capability ng pamahalaan para sa detection at monitoring ng paparating na bagyo. Naglagay ang PAGASA ng Doppler radar systems sa iba't ibang bahagi ng bansa sa tulong ng 1.2 billion pesos grant mula sa Japan. Nakakapagbigay ng mas accurate na monitoring ng typhoon conditions gaya ng rainfall levels at wind velocity ang nasabing teknolohiya. Pinagtibay naman ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na committed ang Administrasyong Marcos sa pagpapahusay ng early warning technologies. Para kay Pangulong Marcos, crucial sa pagtugon ng mga hamon sa disaster risk reduction ang science and innovation. Nakakatulong sa disaster risk reduction and management ng Pilipinas ang patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos sa pag-adapt ng modernisasyon dahil mababawasan ito ang pinsala. Sa kabila nito, binigyan din rin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaisa. Anya, layon ng kampanya niyang Bagong Pilipinas na tiyakin na handa ang lahat ng Pilipino sa pagharap ng hamon at pagtulong sa kapwa. Hindi lamang sa panahon ng sakuna, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Ikaw, sang-ayon ka bang malaki ang parte ng teknolohiya sa pagiging mas handa ng Pilipinas sa mga paparating na kalamidad? DWIZ Research Report. Report. Tagaliw po kami, Aliw Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliw Broadcasting Corporation's digital station accounts. Maraming salamat po.